majority po sa kanila sumasang-ayon doon po sa ating pong present status ng ating quarantine. Medyo nagulat lang po ako dahil bakit Laguna lang sa Calabarzon yung naiwan under modified ECQ. Considering na hindi naman po tayo yung may pinakamataas na cases ng COVID-19 dito po sa ating region. Gov, ilan niya po? As of now, we have 133 active cases out of 341 na nag-confirm positive. Ano po? So 133 na lang po yung nakitira as of now. Mm-hmm. At sa tingin niyo po, bakit nga ba naiwan ang Laguna sa buong Calabarzon? Actually, medyo naguguluhan nga lang po ako dyan sa naging decision ng IIT. Pero re-respotohin po natin, susundin po natin yan ng kanilang resolution. Mm-hmm. At hindi po makaka-apekto yan sa pakikipag-cooperate po natin at pakikipagtulungan. So ginagalang po natin ang kanilang decision. So instead na ako po ay mag-apila, instead na ako ay magreklamo, ay makikipag-cooperate na lang po tayo at makikipagtulungan dahil pero, Cheryl, para po sa kabutihan ng lahat. Cheryl, mm-hmm. Gov, alam natin na pwede kayong umapila. Oo. So hindi nyo na iaapila if ever? Very dangerous po mag-apila. Kasi po, pag ako po dangerous? Kayo na, Gov, ano mo ibig sabihin mo ng very dangerous? Very dangerous po mag-apila. What if mag-apila ako, tapos sang-ayunan nila ako. Then, mali pala yung aking apila. At after ko mag-apila, biglang pumutok at nagkaroon ng malaking problema. At at the end of the day, si Gobernador asisistihin dahil bakit si Gobernador nag-apila? Napakatigas ng ulo, hindi sumunod na lamang. So better safe than sorry daw, ano, Gov? Yes, yes. Uh-huh. So makipagtulungan na po tayo. Uh-huh. Sabi ko nga po, a good leader is a good follower. Paano ako magpapasunod sa aking mga kalalawigan kung ako mismo ay matigas ang ulo at ayaw tumanggap ng utos na nakakataas? Yeah. Uh-huh. Although ang sa MECQ naman ano po Gov ay may mga ilang industriya na trabaho na magbubukas muli, kayo ho ba'y nakakuha na ng listahan kung ano yung mga pwedeng negosyo na buksan po under MECQ kung saan po nasa ilalim ang Laguna? Actually ang start po nito May 16 and before May 16 ipopost ko po sa aking official Facebook. Mm-hmm. Yung pong final and formal na guidelines para po guided po ang ating mga kalalawigan. Pero may nakarating na ho ba sa inyo na para makapaghanda rin yung mga negosyo, di po ba, na pwede na pala silang magbukas by the 16th? Actually, mabilis po kasi yung mga pagbago-bago ng guidelines. Kaya ang advice po sa akin ng DILG, kasi kahapon po humihingi ako, antayin ko daw po yung final official na listahan ng ating pong bagong guidelines. Mm-hmm. So ayaw po natin basta mag-post agad o mag-sabi agad sa publiko hanggang hindi po natin hawak talaga yung final. Pagdating po sa transportasyon, may nakakuha na rin po ba tayo ng update kung ano mga papayagan? Actually, hindi ko pa po hawak yung formal na guidance, ano po, pero yung advance info lang po sa atin ay actually halos kapareho lang naman po ito ng general enhanced quarantine. Ang pagkakaiba lang po ay mas limited lang yung mas inalaw natin na movement o yung pong mga businesses na pwede pong i-open. Halos similar lang po, ang diferensya lang talaga yung dami ng mga pwedeng mag-operate na o gumalaw. Gov, I understand ano na naging tayo pa kayo ng mga detalye mula sa IATF ano o sa ating pamahalaan. Pero alam nyo, yung inyong lugar ano, lalo na yung Calabarzon, pero kasama po ang Laguna diyan, ay lugar yan na maraming industries ano, at mga factories ano. I think I'm sure meron na kayong mga iniisip kung paano ano, kung sakasakaling may mga papayagan na mag-function diyan sa inyong lugar. Opo, basta very simple lang po ang ating stand dyan. Implement natin kung anong sinasabi ng modified ECQ. Implement lang po natin yon and ipagbawal kung anong sinasabing bawal under ECQ. And doon po sa mga factories, mga businesses dito po sa
sa Laguna, yung po namang mga basic and essential goods sa production, kahit po yung mga materials po ng mga goods na yan, ay nag-ooperate naman po sila kahit po sa present situation na under pa rin pa tayo ng enhanced quarantine. Mm-hmm. So, wala naman po magiging problema yan. Basta implement lang po natin yung nasa guideline. Mm-hmm.